kapag dessert ang usapan, tayong mga Pinoy, di panghuli riyan. Dahil ngayon, may kakaibang lasa ng matitikman sa mga panghimagas na atin ang nakagisnan. Hindi magpagkakailang mahilig tayo mga Pinoy sa panghimagas o dessert. Nariyan ang mga sari-saring sa malamig, kakanin, halo-halo, turon at kung ano-ano pa. Kaya para hindi naman natin pagsawaan ang mga matatamis na nakagisna natin, may mga negosyanteng nakapag-isip na bigyan ng mga ito ng twist. Ah, mga kakaibang resulta. Halo-halong pinirito, cake na mais con yelo, at Japanese maki na may halong choco. Pero hindi ibig sabihin na porket kakaiba, eswak na sa ating panlasa. Kaya naman titingnan natin ang mga ito isa-isa. Kapag sinabing Pinoy dessert, unang-unang papasok sa isip natin ang malamig na halo-halo na perfect ngayong tag-init. Sanay na tayong sinuserve ito kasama ang kinaskas na yelo. Pero na-imagine mo ba itong iprito? Para sa isang bahay sa Alabang, ito raw ang bestseller. Tumatanggap sila ng mga order para sa fried halo-halo na tinatawag nilang halo-halo turon. Most of the lumpia that we offer are the savory kind. Yung pang-ulam. So, naisip ko na dapat merong pang-dessert. So, di ba Filipinos are fond of turon? So, I decided to adapt this dessert, put it on our menu as hot halo-halo turon. Inilalagay sa lumpia wrapper ang mga rekadong panghalo-halo at pinagdikit gamit ang isang special syrup. Pagkatapos, ipiprito hanggang maging golden brown. Ang halo-halo turon nagkakahalaga ng 25 pesos kada isa. Patok na patok daw to sa mga may sweet tooth gaya ni Mommy Cake na kinakain to 2 beses kada linggo. Hindi, pag may bisita ako sa bahay, dahil alam ko masarap to, so yun ang naiisip kong ipamirienda sa kanila, yung ganon, pasubukan. So pag nagustuhan nila, sasabihin ko, o kung gusto niya mag-order dun sa kaibigan ko. Pero bukod sa halo-halo turon, may isa pang unique dessert na ginamita ng pambansang panghimagas natin, ang halo-halo cake. Sa isang cafe sa Makati namin ito na diskubre. Mukhang ordinary ube cake lang sa unang tingin. Pero kapag hiniwa, makikita ang mga layer na siksik sa mga rekato ng halo-halo. Ang halo-halo cake, sinamahan pa na lang kasoy ice cream at cornflakes. Parang hindi siya cake, pero cake ang kinakain ko. Kakaiba siya, ibang sarap. Pati ang sarap ng mais con yelo na isip nilang ilagay sa isang cake. Pinasarap ng keso ice cream at binudburan ng cornflakes at sweet corn. Kaya ang chikiting na si Eman, ito raw ang trip kainin ngayong araw. Meron din ditong mais con yelo parfait. Bukod sa mais, hinaluan din ito ng nata de coco at cornflakes. At imbis na yelo, vanilla at cheese ice cream ang papalamig dito. It's really nice. It doesn't overpower each ingredients. Individual siya, malalasa ang hindi na. Ang susunod na interesting dessert na discovery namin, hindi sa bahay o cafe, kundi sa Facebook. Presenting ang Japanese maki na patok sa panlasang Pinoy. Tinawag itong kashimaki na ibig sabihin ay sweet roll. Isang variety nito ang Midnight Mint Kashimaki kung saan ang chocolate cake, pinalamanan ng dark chocolate, rinolyo, at pinalamig sa ref. Pagkatapos, hiniiwa-hiwa na parang Japanese maki at nilunod sa kakao. Isa lang ang Midnight Mint Kashi sa kanilang 8 flavor na mga sweet roll. Open for delivery ang mga Kashimaki through Facebook. Pero dapat ang abangan ang pagbukas ng kanilang store ngayong Hunyo. Mga unique dessert, nagpapatunay na tayong mga Pinoy, hindi lang basta-basta mahihilig sa matamis. Meron din tayong malikhayang isip para lalong pasarapin ang mga paborito nating panghimagas.